bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sa Bakti Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan, Bakti Channel. Puro at tapat at katotohanan lang para sa bayan ay makakabutihan. Walang bias at maling gawain, walang buhaya, lahat makakakain. Sino ba ang tunay na merong puso? Siya dapat umupo, siya ang dapat mamuno. Lahat katotohanan dito, hindi man luloko, tapat sa Pilipino. Loyalista dapat yan para sa namumuno ang katotohanan. Bawal dito ang kamalian, kung sinong bias ay tututukan. Marcos Social Media Alliance, yan ang totoo sa bayan. Nagmamahal sa Pilipinas, dala ang katotohanan. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sa Bakti Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan, Bakti Channel. Sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sa Bakti Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan, Bakti Channel. Walang kinatatakutan, basta balita para sa bayan. Di magpapahuli, di magpaparaya, at di maniniwala sa haka-haka. Yan ang Bakti Channel, subukan mo lang, ikay mapapalaban. Walang atrasan sa balitaktakan, basta nasa tama para sa bayan. Dito hihinto, magbigay impormasyon para sa Pilipino. Walang sinisino, lahat ay totoo. Isisiwala at lahat ng totoo para sa bansa, kung ano katotohanan sa video niya. Bakti TV, asahan mo na dalang balita na totoo. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sa Bakti Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan, Bakti Channel. Sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Sa Bakti Channel, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan, Bakti Channel. Yan, good morning, good morning, good morning. Ha? Magandang magandang hapon sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. And of course, magandang gabi sa mga taga-US. Ayan, linggo ng pagkabuhay. Katrata na. Wala nang no holds barred ba? Wala nang pimipigil. So, sorry, na-late ako. Nag-extend ako kasi nung magising ako, 8:58 na. Diyos ko. Nag-iba ang oras, nag-adjust ang oras, hindi ko alam na Easter Sunday pala. Dakmaan ng ito. Joke. Yan, hello po sa inyong lahat. So, ayan, akyat, magdit. Babati tayo mula sa taas, LMA TV ng Hong Kong, shoutout, Liwayway Castillo, thumbs up done. Maraming salamat. Ma'am Nilda Arceo, Seba Oliva Lopez, Nympha Vlog, Nenita Umali, Happy Easter, Sir Kaloyal, Sir Kira Yamato, Nelson Guntan, kaya Anthony Lim, nandyan na rin from Cavite, Lorely Ganitano. Shoutout, Lorely Ganitano. And of course, kay Ma'am Norma Bergunya, LB Sanchez, Agnes Kakal, Jean Jager of MSMA UK, kay Ma'am Norma Bergunya, Kaloyal Beth Ariola ng Qatar, Ma'am Kualas Dimols is there,
Karot Bedyasay, Edgar Ines, malaki idol BT ang pananagutan ni Gungdi. Mamaya yan. Sado kayong hat. Kay Kaloyal Rose, nandyan na din. Take your mind, of course. Kay Ma'am Charlene Kim of Seoul, South Korea. Good morning, Boscab Sadbagti, Tiwayway Castillo, Nelson Guntan, Nilda Arceo, Kabagis Manong Philip Pangeran, Kaloyal Betty Bush, Kaloyal Marta, at kay Ma'am Berlita Davila. Sino pa ba? Okay. Kaloyal Iram Heart Sabado. Oy, good luck sa iyong pa-check up tomorrow for your MRI. Kaloy, ayan, May Billion Meba, regards to Wendy. Ay, wala. Ayan, maaga naglaro ng ano, ng head egg hunting. Zoe! Ganda ng jacket, luma na yan. Abangan mo bukas. Hindi aabot ngayong live stream na to eh. Take your mind, sino ba yun? Marata Josie ng Japan. Hello. Zoe. Si Fernanda Dietz, BP Sarat, kay Kaloyal Oyabor Tremundo ng Japan. Hello. Ayan. Sino pa? Joey Yanzon. Good afternoon, Idol BT. Good afternoon din po. Boss Motion Science, Madam Mel Warren. Kay Liberty Arcega at saka sa iba. Ayan, shout out. Rico Blanco, kaway mga bugs teeth, sunugin ng mga dutae, sabi niya na si Judas. Buhay pa ba? Kung buhay pa, patayin niyo na. Judas nga eh. Ayan, mga balibalita ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa constitutionality nung nasabing usapan, kasunduan, di umano. Di umano, sinasabi ko ngayon kasi sinungaling yung nag-reveal eh. Ba't ang aga mo mambulabog bagtit? Late na nga eh. Eh kasi nga di ba mamaya collaboration natin aga ang oras, wag yung kasihin ninyo, nag-adjust na po ang oras. 6 hours difference na lang tayo sa dyan, sa Pilipinas. E bagamat ganun, ganito. Ganyan. Diba? So ano nga muna, babatiin ko muna yung ano, yung new management. Hindi pa yata nag-ano yung new management, di ba? Ng Ninoy Aquino International Airport. Maya Manila International Airport na dahil gumanda ang serbisyo. According to my mother-in-law. Sabihan ko, sabi niya gumanda ang serbisyo. Eh, talagang gaganda dyan, di ba? Marcos ang nakaupong presidente. Kung digong sana, nakaw! Imagine nyo na, no? Na maaga siya yung pinaka-first na nagpa-check-in daw kagabi. Madali araw, actually, dyan sa Pilipinas. Eh, kinonvert siya to from economy, kinonvert siya to VIP. And kapag senior citizen, con todo servicio. Assist. Talagang maganda. Kaya, hindi ko nababagitin yung airline, ha? Kung airport na babatiin ko, good job, ha? Good job. Sabi ko nga, magpa-wheelchair ka na. Pero, maganda daw yung servicio ng NAIA ngayon. Kaya, liwas dun sa mga binabalita ng mga tanga hunghang na hindi daw maganda. Ba? Ma'am Betty Bush and Ma'am Beth Don Kengs, congratulations Pilipinas, bagong Pilipinas dahil gumagandang servisyo dyan sa may airport natin at
hindi na pala ako matutulog. Aantayin ko na lang. Mamayang gabi pa siguro, mayroon pa mga 13 hours. 13 hours na pag-aantay. Ay, hindi wala. Tama, 13 hours pa. So yan, nanabi mga balibalita natin yan. Pag-usapan, balibad dyan sa ano. So binabati ko po kayo ng Happy Easter Sunday. Yan. Nauna na po kami nag-celebrate ni Wendy. Nagdakmaan po kami ng itlog. Oh, nakakuha siya ng dalawang itlog. Sayang-saya niya. Joke. Ayan, happy Easter to all. Ayan, at bagong buhay, bagong pag-asa, bagong laban, huwag niyong kakalimutan. Anniversary ko bukas, four years ko na. Mula nung kinagkagang ko yung Peking Marcos, kinakagkagang ko pa rin naman ngayon. Pero hindi na tulad nung dati, na nakafocus lang ako sa kanya. Para akong may tapaho dun eh. Naka-lock and load lang ako lagi sa kanya. Kung anong gawin niya, banat! Kahit wala siyang ginagawa, banat! Pero din, Rico Blanco, VIP, kapal lang mo. Ah, kapal lang mo. Tato, Rico Blanco, bagong to. Aga-aga eh. Sana malason yung buong angkad mo. Ayan, hayaan nyo lang, huwag nyo gagalawin yan. Laman chan din yan, ayop na yan. Diba? Sabi ko sa inyo, linggo ng pagkabuhay dito, you know, holds bar. Rico Blanco, matapang ka. Baka naman abnormal kang adik. Ayan, oy, maraming salamat kay Nessie Mina 9170 sa pagbibigay niya, pag-gift niya sa atin, yung channel ka po. Nagpa-super text po si Ma'am Nessie Mina, 9170 of Canada. Maraming salamat to Cesar Dalida. Ayun. Again, thank you Ma'am Nessie Mina. Sana, Mando, shoutout, sana makarating din kayo dito sa live stream. Eh, no? Ay, ito yung kantahan kagabi. Ito pala si Edjab, eh, no? Nahuli ka. Oh, kantahan kagabi yan kay Pating. Pero wala na Pating, inilibing na yung Pating. Si Rico Blanco na at kanya nung susunod. Ayan, press release, Filipinos do not yield. Ito, hindi ko alam kung how legit this is. Pero China's Defense Ministry statement clearly reflects the isolation from the rest of the world on their illegal and uncivilized activities in the West Philippine Sea. It also shows the inability of the Chinese government to conduct open, transparent, and legal negotiations. Their repertoire consists only of patronizing and failing that intimidating smaller countries. The world has seen and knows that the Filipino people are not aggressor. We will never seek a fight or trouble. Neither will we be cowed into silence, submission, or sorry. Nagustuhan ko lang yung mga praises. Pero hindi ko alam kung, ulitin ko, hindi ko alam kung ito ay A1 or gawa-gawa lang. No? So, yan. Filipinos do not yield, hindi pa sisiil. Kahit kanino, tayo yung lumalaban, lalo-lalo na kung tayo ay pinagnanakawan ng ating teritoryo, dugo sa dugo. Yan yung laban ng mga Pilipino ngayon. Dario Padilla, shout out. O nga pala. Congratulations. Oy, welcome dun sa mga kasundaluhan na dumating. French Navy. Kaloyal Senchang, shout out. French Navy, US, Japan. I think Japan. Kapadala daw ng ilang mga kasundaluhan ng Japan to participate on the sa Balikatan exercise. Diyan sa Northern Luzon ng concentration and Palawan. Ay, putik naman. Linggo ng pagkabuhay, pero nahuli na ba? Nasunog na. Luzano Narpio, shoutout. Namatay na. Wala pa rin. Ano kaya silbi ng warat o bares na binigay dito? Hindi nga, totoo lang. 106 shoutout. Baka naman pwede nyong pakishare.
ba? Pwede nyo ano, pwede nyo paki-share. Wala na. Hindi na uhulihin. Pag Lunes bukas, hindi pa nahuli talaga 'to. Gagawa ako ng ano, gagawa ako ng live stream na kakagaging ko Senado at saka Kongreso. Wala, mahihinang klase pala kayo. Hindi lang kayo eh. Issue-issue kayo ng warrant o baris, di nyo pala kayang panindig. Napitin tuloy ako. Kala ko pa naman, kayang hulihin. Wala rin pala. Wala silbi. Paano kung ano, paano kung maka-rape ulit? Baka naman ng rape na to. Hindi nyo lang alam. O eto, kasi dito nagsimula ang lahat. Ha? Sabi dito, yung about sa Ayungin Shoal, na meron palang may mga usapan pala, kasunduan. Eh, ang tatanungin ko, constitutional ba yung ginawa ni Digong? At saka yung mga kasama niya? Kasi unang-una, napaka-delikado kasi. Para sa akin lang ha, ewan ko para sa'yo. Ewan ko para sa inyo. Pero para sa akin, napaka-delikado yung ginawa ni Digong. Diba? Hindi niya pinaalam sa taong bayan. Hindi alam ng mga mangingisda. Pumapasok sila dun sa teritoryo na may pinagkasunduan na pala. Eh paano kung sa hindi alam ng mga mangingisda natin, pumasok at pinagrat-rat sila ng mga Chinese, eh di namatayan tayo. May namatay tayo noon, binangga, may nabanggaan. Paano kung, NML shoutout, paano kung, dahil sa paglilihim na yan, hindi pinaalam sa ating mga kasundaluhan. Ayun, nagtuloy-tuloy ang Rore. Nagdala ng pantakip bubong para masilungan ang ating mga kasundaluhan. Eh, yun pala ay parte ng usapan. Eh, di nasaktan pala tayo. Kung tutuusin, si Digo ang sisisihin ko dito sa mga pangalipusta, pangaharas ng China. Bakit kanyo? Hindi niya pinaalam sa mga kasundaluhan natin. Eh, nagdadala ng mga construction materials yung mga PCG natin, kaya pinag-iinitan sila ng China, kasalanan ni Digong. Kasi hindi niya pinaalam. Ngayon, ang tanong, maituturing bang katraydoran yan ni Digong? E paano yung mga kasama? Bakit tila ako'y nagtataka? Na bakit ang tinatarget ngayon ng putang inang si Harry Roque na to ay si Digong? Si Digong. Bakit hindi niya isiwalat yung buong grupo na kasama ni Digong? Kasi hindi ako maniniwala. Mag-isa lang si Digong na nakiusap diyan. May lumalabas ngayon. Pero hindi umaamin kasi hindi naman umaamin yung baklang yun. Si Alan Cayetano, di amin yan. Si Alan Cayetano ang sinasabing naging channel na isa maliban kay Gloria. Di ko nga pala nilagay si Gloria sa thumbnail ko, no? Bongo. Na executive secretary during that time. Ma'am Lloyda, hello. Ano yung kanila mga partisipasyon? Wala, mananahimik na lang kasi yung isa doon, re-electionist. Mataas ang rating. Ha? May nagsabi rin sa akin na malamang itong si Harry Roque ay galit kay Bongo. Yun ang sinasabi. Pero sa akin, huwag na tayong pumasok sa ano ah, pera provisions of the law. Noon si Trillanes daw yung kausap ng Chekwa, sabi ni Gung Nu. Noon si Trillanes daw, noong panahon ni Pinoy. Inamin naman yan ni Trillanes. Ngayon, uamin ba ang mga Duterte? Eh, ang sabi nito, sabi nitong si Harry Roque, mandato daw yun ng Pangulo. Yung mandato.
Pero being the chief executive of our country, karapatan ng mga tao na malaman kung ano nangyayari o ginagawa ng ating chief executive. Ang tawag doon, transparency. Ngayon, nakipagkasundo ka, wala kaming alam. Nakipagkasundo ka na walang kasulatan. Nakipagkasundo ka na walang legalidad. Eh para sa akin, may tuturing ko yun na napakalaking katraydoran. Katraydoran sa tiwala ng taong bayan. At alam ninyo, alam naman nating lahat na isa sa ground para matanggal sana isang presidente yung betrayal of public trust. Na-traydor tayo dun, mga tol. Nakipag-usap siya nang wala tayong alam. Pinagkasundo yung ating kaligtasan. Pinagkasundo. Pinamusta yung ating pagiging Pilipino. Pinamusta yung ating teritoryo nang wala tayong alam. Ngayon, masisisi ba natin ang mga Chinese kung ganyan ang turing sa atin? Hindi. Kasi pinayagan ng dating presidente. Kaya pala tayo inaalipusta, kaya pala tayo sinasaktan, kaya pala tayo tinataot ng mga Chinese dahil nabahaga ang buntot ng dating presidente, mga tol. Ha? Masisisi ba natin ng mga Chinese ngayon na gumawa ng krimen sa Pilipinas? Ngayon pinapasok naman ni yakap at sinalubong pa ng dating presidente? Nakakainis lang. Ba, na may mga ganitong klase mga tao na bayani kong ituring, matapang kong kilalanin, walang takot, di umano. BTS, pinads ang kaso niya, dapat patawag yan sa Senado. Sino makapag-state sa akin ng Artikulo 1? Nabihasa ng aking idolo na si General Luna. Idolo ko yun. Bantayog ng mga Ilocano. Trainider nino. Hoy, welcome kay Ma'am ko, kay Florence Campbell. Thank you po sa pagpapamember. Ay, dito ka pala. Bagit na. Kala ko, feeling ko, naka-BPB ako eh. Thank you po. Welcome back. Ayan, sino po makapag-state sa akin ng Artikulo 1? Sige na. Artikulo 1. Kailan yan? Pagdating kay Digong, lahat ng saligang batas, lahat ng kasunduan ng mga dati, wala siya, hindi niya nirespeto yung patakaran na lahat. BT, baka extension pa ng agreement yan sa matutupad. Ito, matutupad ang lahat if tutulong China. Sa tingin ninyo, walang participation ang China sa kandidatura ng mga Duterte at mga kaalyado? I don't think so. Idol! Alam ko si Andres Bonifacio, pag-ibig sa tinubuang lupa, wala nang ihigit pa. Eh pagdating kay Digong, wala naman yan. Hindi naman niya binibigay ang halaga yan kasi gusto nga niyang ipinigay. Ang gusto ng mga Duterte, pamigay na lang, katubigan. Ang gusto ng mga Duterte, hayaan na lang masira yung BRP Sierra Madre. Gusto nilang ang kininayan ng China. Yan ang gusto ng mga DDS. Ang tanong ko, bakit hindi mo pinamigay yan ng teritoryo mo? Bakit inuutusan nyo si BBM na ipamigay yan? Bakit hindi nyo hinayaang pasukin kayo ng China nung panahon ninyo? Bakit nung panahon ninyo, hindi nyo hiniwala yung Mindanao? Bakit? Napakadali. Yung kapalpakan ninyo, kapalpakan nila ay sinisisi, binibintang sa presidente. Ano? Para po magpayag, para binayaan, para pagsinundan kayo ng presidente, anong sasabihin ninyo? Mahinang klase talaga. Ipinamigay ni BBM yung teritoryo natin, hinayaan yung mga Chinese. Ganyan na naman sasabihin nyo, di ba? Ma?
Di ba, Digong? Makasama? Ngayon na pinaglalaban ni BBM ang teritoryo, anong sabi ninyo? Hindi tinupad ang kasunduan. Okay, anong pakialam namin sa kasunduan ninyo? Anong pakialam ng mga Pilipino? Anong pakialam ko bilang Pilipino sa kasunduan ng dalawang tanga at bubo? Sa presidente. Teritoryo ko pambayad sa utang na loob ng mga Duterte? Wow! Lupain ng Pilipinas? Pambayad ng utang na loob? Wow! Kung hindi yan ipaglalaban ni BBM, yung West Philippines, aalis ako yung loyalista. Oo! Pero hindi. Pilit niyang pinaglalaban. Ayan, he is exerting all the possible efforts. Solutions. Pinaka the best. Hindi ko naman sinasabing tama ako. Ah. Pero tandang-tanda ako. Tandang-tanda ko pa nang ako ay gwapo. Tandang-tanda ako nung una. Kailangang kuhanin ni BBM yung loob ng mga kaalyado natin para tayo tulungan. Nangyayari nga. Ayan, yung pagpapakita ng pwersa ng mga kasundaluhan natin, yung pagsasanay ng mga kasundaluhan natin, that is the best effort that we can do. Maliban lang sa pagpapatatag ng ating mga armas, pagbili ng mga bala na hindi naman ginawa pala ng mga... Imagine mo, nagkaroon tayo ng mga makabagong frigate, utang ka na walang missile, walang bala, pampatrolya. Wala tayong mga missile launcher. Makabagong frigate. Yun ha, BRP Jose Rizal. At yung kasama niya. Naglalayag yung mga barko natin. Putangin na Armalite ang gamit. Lintik. Ngayon, nabigyan ng mga bagong launcher ang ating mga Navy. Di ba maganda yan? Na katarantaduhan din eh no. Ilang mga balikatan yung nangyaring pagsasanay nung panahon ni Digong, di ba binagbantahan niya? Papatigil ko 'yan. Balikatan ng Amerikano at saka Pilipino. Ayoko 'yan. Putang gumawa siya ng sarili niyang balikatan. Chinese ang kasama. Lupit. Diba? Kurakot ang mga DDS, sabi dito. Kurakot, mga bubo nga mga. Kulang, mga tanga pa. Ano pa? Kasi ako'y hindi naniniwala, wala dapat pananagutan dito. Kailangan niya sagutin. Kailangan niyang sagutin na maputa. Hindi pala makakasagot na maayos si Digong. Mamamatay na pala. So kahit hindi na si Digong. Alan Peter Cayetano. Gloria Macapagal-Arroyo. Bongo putang ina niya. Oh. Yan mga dapat kailangan sumagot. Ano ang napapaloob sa kasunduan na yan? China must reveal that agreement. Ano yung mga kasunduan doon? Kasi hindi pwedeng salita lamang, hindi pwedeng oral lang. No way. There must be a transcript, there must be a minutes of the meeting. Hindi ako maniniwala, ano, aantayin nyo ang China magsalita o unahan nyo na. Hindi nyo ba napapansin? Ginigisa na kayo sarili nyo mantika, mga DDS. Ginigisa na kayo ng China kasi alam ng China na wala silang mahihinita sa usapan ninyo ngayong panahon ni BBM. No. We will not respect China. Why? Why we should respect China? Hindi nga tayo nire-respeto. Bakit?
nirerespeto ba ng China ang karapatan natin mga Pilipino? De! Ma'am Flor, nagluko tigunggong. Nuhaan nga ni BBM tinagpresidente, siguruhan nga maamuan. Totoo. Magaling si BBM maghalukay ng mga sikreto. Natural na papalabas, natural na napapaamin yung mga sangkot sa krimen. Oh. Sino ngayon na malakas? Sino ngayon na mahina? Irerespeto natin ng China? Samantalang yung UNCLOSE na isa sila sa mga signatory, binabastos nila, hindi nila ginagalang. Why we should respect Chinese people? Ah. Kung nasa Pilipinas, makakita ko ng Chinese people, duduraan ko yan sa mukha eh. Sila yung naghari-harihan sa Pilipinas? Makakita lang ako ng sakyan ng mga inchik sa Pilipinas pag pagbubutasin ko mga gulong. John Skiko, shout out. Yun lang. Sabi dito, wala daw jacket si Ma'am Flores. Sorry po, Ma'am Flores. Meron na po. Mamisbut Just. Hello. Mayra Singian. Hello po. Malaki ang pananagutan nila. Yung mga sangkot. Sabi dito ni... And Duterte sa halalan. Syrian sana. Magsiro nga sila. Pero alam naman natin ang kahinaan ng mga kapwa natin Pilipino. Tapalan lang ng 500, okay na. Shout out Ramon Isabela ulit. Na tinapalan lang ng 500, ayun, mas mabilis pa sa alas 4. Hindi pa bukas ang botohan, nakaboto na mga tarantado. Hindi nagsisisi kayo. PWD, Discarte TV, Tamsak Sir, magandang hapon. Dari Oray Shack, Rumakitak Tinchik, JP Nas, pautak. Uwin na. Ako totoo yan. Pagbubutasin ko yung mga... O yung mga batang hamog dyan sa Manila. Ginagawa ninyo. Imbes na sumingot-singot kayo ng rugby sa kalsada, ayun, huntingin nyo mga Chino. At least may silbi pa kayo. Subukan nyo yung i-video, padala nyo sa akin, papalitan ko ng 5,000. Oh. 5,000 ha, bubutasin mo yung gulong ng incheck. Tapos, kumuha ka ng tansan. Scratchin mo lang. Tapos, ang laban. Tignan ko, hindi maniklop yung mga inchik na yan. Araw-arawin mo yung ganyan. Happy Easter Sunday! Sabi nyo, kamunding. Sari munding-munding. Kupal kasi si Mau Diggs. Sari Mau, eh, tanong. Eh, dapat nila managot dito. Kung hindi kaya silang panagutin ng mga senador, kung hindi sila kaya panagutin ng kongreso, tayo na gumawa. Number one. Sarabia, shout out. Cheche Boreche, hello. Number one, nagagawin mo para makaganti ka. Tayo na, huwag mong ibuto yung mga yan. Salot yung mga yan. Pero hindi. Pag ibang-ibang mga DDS dyan, tayo na, pinangakuan na. Sunod-sunuran na yung mga tanga. Ba? Kasuhan sila para, hindi nga, paano natin kakasuhan? Eh, wala nga gustong mag-imbestiga. Konti na lang, isasakripisyo na ni BBM ang sambayan ng adhikain na pag pinagkaisa ng sambayan ng Pilipino. Once na napuno ng Tigre ng Norte, wipe up ang animal na traidor. Basta ako, wala na sa akin yung mga yan. Lahat ng mga kalyado, lahat ng mga kapartido, lahat ng mga kaibigan ng mga Duterte, pinandidirihan ko na. Mama? Mama? How's your head hunting? Ay, egg hunting? Did you enjoy it?
Meron pa tayong part 2, alas 3 ng hapon. Bago dumating si Bianan. Ang Yelito Hernandez siya. Pero, eto ah. Lagpasan muna natin yon. Ito si kamag-anak to ni Wendy. Tignan ninyo ang akin. Yan yung mga tama, 67 Sharpnel wounds. Nasubukan ko na madala sa Borges. So, ako no, handa pa rin ako magpakamatay. Magpakamatay. Ano yung nangya? Ano to eh? Isa to sa mga sumuporta sa Cory Aquino. Ano yung nangyari? Di kayo nagsisisi. Imagine nyo kung ganito mga official, nalilin lang ng mali. Sumasama sa mga maling hakbang. Can you afford na mangyari ulit sa atin yun, yung another 40 years sa Pilipinas na bumagsak just because sa pagkakamali, maling pag-intindi ng mga military natin, mga politiko natin? Kayo mga nagipartisipa sa EDSA, di ba kayo nakukonsensya? Oh, di ba? Nagigilty man lang na naging tanga kayo once in your life. Tapos ito, yan yung ulit ang binubuhay ngayon. Galit. Ang binubuhay ulit ngayon. Nabati ko na, Ma'am Sarabi. Sinasabi nila, mahina ang presidente. Mahina si BBM. Ano sabi nito? Ayon kay Roque, kaya binubomba ng water cannon ng mga vessel ng Pilipinas ay dahil hindi sumusunod ang bansa sa gentleman's agreement. Ayan, ganyan ang laban ngayon. Sinuway, sabi ni Roque, PBBM, sinuway, agreement ni Duterte. Tandaan mo, hindi ako naniniwala, likas nabubuto si Ari Roque. Matalino to pero nagbububuhan lang ang gago. Bakit kailangang sundin? Ipagpatuloy ni Bibi magkasunduan ni Duterte. Duterte and Marcos are not the same. BBM and Digong have a separate administration. Ma'am Arsenia Sotero, shout out. Ang gusto ng mga DDS, dahil putak ng DDS sila, maging sunod-sunuran ang bagong administrasyon. Mga gunggung. May kanya-kanyang estratehiya. May kanya-kanyang diskarte. May kanya-kanyang pamamalakad. Magpakita nga, hingin nyo nga kay Roque, magpakita ng listahan ng mga kasunduan na yon. Doon tayo magsimula kung pwede ba nating sundin. Pero hanggat walang pinapakitang listahan po, kinang-inan tong Harry Roque na to. Gago to. Yan, irerespeto ninyo. Kahit pangkaraniwang Pilipino lang ako, pag nakasalubong ko yan, tatawagin kong gago yan. Bakit ko irerespeto itong mga to? Kahit hindi ko, bakit ko re-respeto? Nasa saligang batas ba yan? Re-respeto ko yan pagkatapos ng kanyang termino. Oo, noong panahon niya, re-respeto ko yan. In respect to those Filipinos who voted for him. Yun kung bakit ko nirespeto si Digong. Nirespeto ko yung karapatan ng bawat isa sa tamang pagpipili. Uy, 23 months na. Tignan mo yan, no? Membership niya kay Bagti, tumabol ngayong araw. Thank you, Ma'am Sen! Ito yung mga ito yung ginagamit ng mga tangang mga DDS ngayon. Kailangang sundin ni BBM yung usapan ng China. Kailangan. Oh. Magpakita nga kayo ng kasulatan sa Biblia
o kaya sa konstitusyon na kailangang ipagpatuloy usin din ni BBM yung kasunduan ni Digong at saka ni Xi Jinping. Yun nga. I reckon 90% na Marites mga pumunta sa EDSA. Yun ang mga tanga. Nasira ang diskarte ng bayan, lumubog tayo. Guminhawa ba tayo dahil sa EDSA? Hindi. Dahil may mga tangang mga naka-uniforme na sumama sa pag-aaklas. May balasahan yata sa PCG. Part yan po ng diskarte ng paglalaban, pagkikipaglaban natin sa ating WPS. Marami. Simula ngayong araw na to. Ay, hindi. Bukas pala. Sorry. Simula bukas. Buong linggo yan. Pag-uusapan yung mga diskarte para pagdating ng Sabado, raw remission na naman. Tuloy ang laban. Hindi nyo napapansin, yung Rore ngayon, panay-panay, halos linggo-linggo. 10-day cycle, 1-week cycle. Dati, ilan na? 15 days, 21 days. Meron pa nga doon, 3 buwan. Nasa gitna ng dagat, imagine nyo yan. Diskarte ng animal. Diskarte ng gago. Na leader. Hayaan mo maburyong yung sundalo mo doon. Eh ngayon, 1 week, 10 days. Salitan, diba, napakaganda. 15 days. Ang alam ko, 21 day cycle sila. Pero every week na nagpapalit. Dami ganap, Shirley Santa Maria. Dami talaga. Mas marami pa. Mas marami pang darating. Maliliit na bagay. Pero kung yung pagtutuunan ng pansin, makalaki ang idudulot nito. Yung moralidad na ating mga sundaluhan, yung masiguro na masigurado sa taong bayan na tayo ay safe, hindi tayo mapapasok ng mga inchik na di tulad noon, nalabas-masok ang mga inchik. Saan ka makita ng panahon ni Digong? Okay na, imbes na unahin mong bigyan ng trabaho yung mga Pilipino, inuna mong pagtrabaho mga inchik. Tartaduhan. Hindi lang yan. Bumoto pa kayo ng inchik sa Senado. Senate of the Philippines? Ang senador? Inchik? Ha! Napakalaking kahipokrituhan. Brett Udang, shout out. Senate of the Philippines. Senator Chinese. Wow! Ang lupit na panggagago. Kalapas na nga na pagpasok ng mga dayuhan sa parte ng gobyerno. Tama! Sinisisi ninyo yung 36 na military, Chinese military nakapasok sa PCG. Hindi nyo matingnan yung inchik gumagawa ng batas ng mga Pilipino. Wow! El Nino yata sa Pinas, eh dito sa UK, La Nina, laging ulan. Lagi naman naulan niya. Ikaw, Ma'am Jin Jager, nag-egg hunting ka na? Ha? Kagabi, may tubang tuwa, nakakita ng 2 itlog. Joke. Katarantaduhan yung mga sinasabi. Kailangan nila managot. Kailangan nila mag-oy. Yun, si Ma'am Esper. Oy, thank you po, tita. Oy, happy Easter. Ganda na pangalan mo, ano? Esper, Easter. Happy Easter, tita Esper. God bless you po. And regards to your family. Yun.
Tagal-tagal na tayo hindi nag-uusap eh, no? Medyo matagal-tagal na rin. Huwag tayo nakapaghanap ng oras. Tawagan ulit tayo. Thank you po again, tita. Ayun, sabi dito ni... Kaya sa 2025, huwag nang papasukin. Tanggalin nyo na yung binoto nyong incheck. Sir Idol, si Digong Duterte family ay traitor ng Pinas. Way from Greece. Uy, shout out sa mga taga-Greece dyan. Hello, bossing Romnet Alcantara. Ano yan, Romel at Janet? Chismoso si Bagdit. Chismosong chismoso si Bagdit, pinakialam pati pangalan. Ayan, hello po, Romnet Alcantara. Ayan, kagabi, hinanting ko yung jumbo egg ni... Jumbo? Ha? Huh? Si Wendy, nakakuha na mas malaki lang sa itlog pugo, tontuan eh. Dapat lang managot si Dutay. Hindi lang si Dutay. Para sa akin, hindi lang si Dutay. Lahat. Mga traitor sa bayan, hindi dapat sinusuportahan. Mga traitor sa bayan, hindi dapat pinagtatanggol. Brett Odang. Ba't pinagpapakita yung mga pangalan nyo rito? Wahid Salayman. Sulayman, JB, shout out. O, taga saan ka naman, Wahid? Brett, taga saan po kayo? Sige na, yan. Hello po, Sir Bagtit. Kamusta na ang mga traitor ng mga halimaw ng Pilipinas? Bay, iiwan ko. Hindi pa ako pa nakakasalubong. Pag nakasalubang ko, hatawin ka ng tubo sa mukha. May bagong video si Waldy Carbonell. Happy Easter, Willow Castillo. Shout out. Wala si Kapsat Wendy. Si Mariel, mas madali na to. Si Wendy, tuwang-tuwa ka gabi. Ay, hindi. Madaling araw na pala. Tapos pag-gising ko, ang ganda ng epekto kay Wendy. Madaling araw naglinis. Sa Cagayan de Oro, oh, shout out. Hello sa mga taga Cagayan de Oro, Brett. Wow. Ito lang. Wala bang senador? Wala bang congressman na nais paimbestigahan ito? In aid of legislation. Kung kahit na lang, kahit kay Pukrito ka lang, papalubag-lub lang sa mga mamayang Pilipino para makita lang namin na may pagmamahal kayo sa bayan. Ganun lang. Kasi hindi nyo naman mapapanagot si Duterte. Kunwari pa kayo mga congressman, mga ano kayo. Mga senador kayo. Arvin G. Vlog, shout out. Wise din, Senator Imin, nire-align ang 13 billion para sa kanyang ayuga. Di ba yung ano, tupad nilagay niya sa ano? Sa kanyang sponsored bill. Yun na, kahit naman palubag-lub lang. Imbestigahan niya na. Alam ko naman, hindi niyo pananagutin niya. Sige, buloy nga. Hindi niyo nga kayang hulihin. Nag-execute pa kayo ng warrant of arrest. Wala rin naman pala silbi. Alam, dramahan lang. Ganun lang. Para masabi lang ng mga Pilipino na tatrabaho kayo. Para masabi lang ng mga Pilipino na mahal nyo nga bayan kahit hindi. Nga, kung talagang mahal ng mga mambabatas na yan ng Pilipinas, bakit ang tagal ng improvement ng ating modernization ng ating AFP? Bakit wala sumusuporta? Oo, kung talagang mahal ninyo, o parte ng mga DAP ninyo, mga pork barrel ninyo, bakit hindi nyo iambag sa pagbili ng ating mga bagong makinarya? Bakit hindi kayo gumawa ng batas para makabili na tayo ng bago nating mga pandigma? Hindi, di ba? Kasi bulsa first. Bulsa first. Ha? Kaya po, krito talaga mga to. Magdasal kayo na hindi ako maging presidente. Huwag tayo nagagayahin ko talaga si Apo Lakay. Marsyalo sa buong mundo. Pagpipitahin ko kayo mga kurap kayo.
Ako, no? Tapos yung mga pamilya ninyo na yumaman, puta na, ilalagay ko sa isang isla, papatagin ko yan, ilalagay ko kayo doon. Pag high tide, bahala kayo sa buhay nyo. Yun lang. Sabi dito ni Ma'am Esper, nanood ako, silent viewer lang ako, happy Easter. Thank you, I know. Anthony Lim, ikaw ba si Takero? Confidential pod. Bakit? Confidential pod, idol mo si Takero? Yung nuknukan na sinungaling na bakulaw na yon? Na dati-dati, ayaw niya kay BBM. Galit na galit siya. Dahil maka Duterte siya ngayon. BBM supporter na. Yan ang hindi ko kayang gawin. Yan ang hindi ko kayang gawin. Kung ano ako nagsimula, doon ako matatapos. Kung loyalista ako ngayon, loyalista ako bukas, or else, I will no longer show you my ugly face. Mag-graceful exit na ako. Totoo. Pag ako nag-iba ng prinsipyo rito, aalis na ako. Dahil na yung duduraang katatawagin kang fake news. Naku, ewan ko. Hindi kaya ng dibdib ko yun. Basta lahat ng sumusuporta kay BBM, suportahan ko. Si Sarah. Sumusuporta daw yun. Sabi niya. Parehas pala tayo bagtit. Nagsimula akong guwapo, matatapos akong guwapo. Huwag mo ko lulukohin, Trunks. Aga-aga, bibisitin mo na naman ang buhay ko. Ano, linggo ng pagkabuhay, pero papatayin mo ako? Makasinwalingan mo? Actually, marami ako ikakagkag dito. Marami sana akong pag-uusapan. Eh, nakita ko yun sa listahan ng mga pag-uusapan namin kay Ma'am Carclay. Yan nandun. So sabi ko, hindi, pipikahin ko lang to. Unti-untiin ko. Kasi doon ko na ibabanat lahat mamaya. Kay Ma'am Carclay. Ang ganda ng mga question din ni Ma'am Carclay actually. Kaya dapat nandun kayo. Maliban na lang sa birthday niya sa Makalawa. Pero sabi niya, in fairness, change for the better. Huwag lang bumalik ulit sa dati. Sabi ko siya. Ibang usapan na yun. Ay, hindi ako, wala, ayoko. Yung pagiging addict, yung pagiging basagulero. Hindi na nga ako lumalabas ng bahay kasi pag pumasok ako ng simbahan, baka pagkamalan akong pare, ako magmisa. Aba, itang ko. Nako, sir, makawatan niya mga yan. Oray si Kabagtit, imbutos mo met ni Digong. Hoy, hindi ako bumoto noong 2016. 2019 ako, bumoto. Dito sa Europa. Kaya nga laki yung sisi ko nun eh. Dahil kung ibinoto ko si, na iboto ko si BBM, hindi ko papayag na nakawin yung boto ko. Si Wendy lang, nakapagnakaw ng boto ko. Mga Ilocano lang nakakaintindi nun. Kahit boring manood ng commercial, pinapanood ko para supportahan yung mga BBM supporters. Miriam ako nun. Ako, Mercy Carmelo. Ako, malaking paghanga ko kay Senator Miriam. Miriam Santiago is our great leader that we never had. Magaling na presidente na hindi natin napakinabangan niya. Kung hindi lang naging tanga si Enrile, sana siya rin. Yung tanga lang. Naloko siya ni Cory. Mapadlin lang na yan. Na yung bang malayang Tony ni Nubla. Kaya abangan po ninyo mamaya yung mga questionnaires na ay yung mga pag-usapan namin kay Mamano. Lahat pasok dito. Swak na swak. Yung kaya ano, yung mga katanungan ni Ma'am Carclea. MDS, the wag, the big what if. Wala na. Magsisi man tayo ngayon. Huli na.
Yan, si Digong. Pinakamalaking, the worst president that we had. Duterte. Worst president. Sabi ko nun, akala ko si Pinoy na eh. Hindi. Puta na, nakita ko yung mga kagalingan ni Pinoy. Ikukumpara ko yung ano, yung administrasyon ni Pinoy kaysa kay Digong. Puta na, nanlimahid si Digong. Tanong, Pilipino pa ba itong si BP o si PRRD? Sabi nila, Pilipino nila sila, pero nagsasalita ng Chinese. Sabi nila, Pilipino sila, pero hindi naman nila may pagtanggol. Sabi nila, di daw mandato. Di daw mandato. Kung sinabi yan ni Pulong, kung nalaman ko yan, na hindi pala mandato ni Vice Presidente, sana hindi ko na lang siya binoto. Kahit na magmakaawa pa yan si BBM, hindi ko ibuboto. Kung alam ko lang, nagaganyanin tayo mga Pilipino. Uy, may nagpa-member ng 2 months. Ah, Liwayway Castillo. Maraming salamat po. Wala nang ano to. Nakadikit na kayo. No, kung makikita ninyo si kung buhay pa si Pinoy, sigurado ko niyan. Susuporta yan kay BBM. Sampal na naman kay Digong yan. Oh. Si Digong, sinasampal na ng katotohanan. Kaya kasi sa kakasampal niyo ng katotohanan kay Digong, ngayon kumapalang mukha pati pamilya. Buti pa nga si Pinoy eh, nag-file ng kaso sa arbitral eh, si Duta eh, binenta tayo sa China. At least kumita siya. Teresita Urbano, shout out. Kaya nga lang, tayo pinamusta. Gusto niyong alipustahin kayo ng mga i-check? I-re-elect niyo si Bongo. Buto niyo muli si Bongo. Gusto nyong magpatuloy-putuloy ang kamanyakan ni Kibuloy? Iboto nyo si Bato. Francis Tolentino, Amy Marcos, iboto nyo ulit yung mga yan. Diba sabi ko, lahat ng mga kalyado ni Duterte, ikakampanya ko para wag iboto. Sama na si Mama Amy dyan. I don't care. Wala akong pakialam. Wala akong... Mas nangingibabo pa rin ang pagiging Pilipino ko sa pagiging loyalist ako. Sir, hindi si Digong nyo ang binoto ko, kundi si Miriam Defensor. Nenita Mentigar. Tagasan mo kayo ulit, ma'am Nenita? Kay Miriam D ang ibinoto ko noon. Kaya lang, ang paghalik sa ating flag, naakit niya ako. Putak ng Digong. Sabi ni Dario Padilla. Wala na, nilayasan na si Duterte ng mga kalyado niyang PDP laban. Eh, kahit ako naman, kakadiri ka sinungalingan ng gagong yan. Matagal na plano nila yan, ilang buwan lang pagkaupo ni Digong nangyari. Hindi pa nga daw nauupo eh. Before. Ang sabi ni Harry Roque, before. So ibig sabihin, bago naging opisyal na presidente, meron ng ugnayan, meron ng usapan. Ang tanong ko doon, yung before ba yun ay before election or after election? Kasi kung before election nangyari yung pag-uusap na yan at pinamusta na, nakipag-usap na si Digong, putang na alam na nila resulta na maniobra na nila. Wala pang election, alam na nilang si Digong presidente. Wow! Lupit! Ano yan, nagbase sa survey? Galing yun, no? Kunwari nilayasan ng mga taga-PDP laban si Digong, dumistansya lang po sila dahil takot madawit sa anomalya ng mga Duterte. Eh, sabi nga ni Amy, kahit mag-isa na lang siya. O bakit hindi pa nagtatransfer si Amy ng kanyang partido? Bakit di pa sumasama sa PDP laban? Kahipokrituhan. Diba?
Kung supporter ka ni Digong, pumunta ka sa partido niya. Ba't hindi ginagawa ni Aimee, Ma'am Aimee? It's all about votes. Yan ang hindi ginawa ni BBM. Hindi nagpakahipokrito kailanman yung idol ko. And I'm proud. At talaga ipagpatuloy ko yung pagsuporta ko dito sa taon to. Hindi dahil sa kailangan niya. Hindi ako kailangan ni BBM. Do you think kailangan ni BBM ako? Hindi. Siya ang kailangan. Siya ang kailangan ko para masigurado na malaya mga Pilipino. Malaya ako, Pilipino ko eh. Siya ang kailangan ko dahil para masiguro yung kaligtasan ng aking mga anak. Gusto ni Aimee, boto ng DDS at loyalista. Akala niya, wala, ayoko na. Baiwan ko sa inyo. Ibubuto niyo ba? I will still recognize, acknowledge Ma'am Aimee as one of the Marcoses. Pero hindi ko na siya ibubuto. Sorry na. Sorry na lang. Malaya ko namang gawin yun. Wala kaming usapan. Wala tayong kasunduan na porket loyalista ako. Obligado ko ibuto lahat ng mga Marcos. Hindi. May karapatan pa rin ako sa tamang pagpipili. Malaya pa rin akong bumoto. Kahit na sinong gusto ko. I am anti-Marcos before, Cosmo defender, but during the campaign, I saw how humble and sincere siya. When I was interviewed, I apologized to him and said, oh, thank you, Cosmo defender. Yan yung pinaglalaban ko sa mga dilawan dati. Yung sinabi nila magnanakaw si BBM. Kahit na pare. Kinakadebate ko yan. Sinungaling ka pa. Pare ka pa naman. Gagawin ako. Kaya nga hindi na ako nagsisimba. Eh. Noon. Pero bala ko magsimba sa mga susunod na araw. Hindi para magbawas ng kasalanan ko. Pero kundi pagdasal ko si Digo. Wala mo. May kasalanan ba ako? Hindi ako perfecto pero if I will assess my life ngayon, walang mabigat akong kasalanan. Oh. Ewan ko kay Wendy. Jean Juanson, shout out. Magsisimula na tayo, mga kapatid. Linlangan na to. Bahala kayo dyan kung palilinlang kayo. Basta ako, nagsasalita ako ng kung ano yung nasa puso ko, isipan ko, yun lang. Ako pake, mga Duterte. Hindi naman nila ako pinapalamon. Kahit napalamunin nila ako, bakit? Ano yung mga yan? Hindi ako lalamon. Di ba hinikayat ka ni Maharlika na sumanib sa kanya? Noon. Yukot pa nga, no. Noon yun, nung panahon na magkakasama pa kami ni na Glenn Chung. Pero never. Never nasasanib ako sa iba. I fought against my relatives and friends defending BBM who were with me before as street protesters. Love na love ko na si BBM at example of a statesman. Galing yan kay Cosmo Defender. Hindi pa ako nagsimba. Nawawalan kasi ako ng tiwala sa mga pare. Pero nakita ko naman yung pare na kaya na-debate ko nung election. Humingi naman ako ng pasensya. Pare pa rin. Pero kapag nakasalubong ko si Kibuloy, puta, tatadyakan ko yan sa mukha, matik. Bagtit, yung pamangkin ng kapitbahay namin dito sa Amaya, nag-work for 16 years sa Senado. Tanging si BBM lang daw ang napakabait na senador na nakasama niya pati staff. Mabait talaga siya, no, si BBM. Pati naman siya, Aimee, mabait yan eh. Ewan ko lang kung bakit naging tanga. Oo, mabait si Ma'am Aimee. Natanga lang siya ni Digong. E kung mabait si BBM, mabait si Ma'am Aimee. pag nakasalamuhan nyo, nakasabay nyo, kahit na nakasabay nyo lang maglakad si Ma'am Irene, ewan ko na lang.
napaka-alumanay magsalita, napaka-alumanay magumalaw. Si Ma'am Imelda, nakita ko na magalit yun. Parang kakausap yun. Ma'am Imelda. But ano, alam ko di ka sumama si Bagong Lipunan na nahikayat niya at yung general. Kaya di ako nagsulat. Oh, hindi ako. Hindi kami ganun. Kababa. Si Banat Boy, ako na lang natira sa MSMA, di ba? Yung original. Talaga ang purpose ng mga yan, i-break kami. That they cannot break. Sa tingin nila, pag nawala sila, masisira ako. Oh. Yung mga nawala, sina Al, sina Peng, sina ba si Bagong Lipunan, yan. Muntintinig, hindi naman original yan. Ang original, Banat Boy, ako, Peng, Al, Bagong Lipunan. Lima. O, nagkawatak-watak na sila. Kami na lang ni Banat Boy. Eh si Tiger, di naman original yan si Tiger. Lima yung original ng MSMA, di ba? Lima ulit kami ngayon. Tama na dyan. At least sigurado mong hindi masisilaw sa pera. Lahat na yung nasilaw sa pera. Lahat na nawala sa MSMA, it's all about money. Dito, hindi mo naman kayang silawin si Trang sa pera. Lalo naman ako. Lalo naman si Ma'am Carclea. Banat Boy. Kung nasilaw sana sa pera si Banat Boy, di sumama na sa kanila. Si Tipi, nasaan na? Tahimik yun. Nandyan. Ba't di mo hantingin, Ma'am Stephanie Ramos, dun sa paligid mo? Big Five, sapat na para, sabi mga kaloyan. Hindi, alam nyo naman si Tipi, na nag-iingay lang yan pag malapit na election. Mag-iingay ulit. Yan ang diskarte naman ni TP. Alam niyang pumili ng tamang panahon para siya lumabas. Hindi tulad ni Nasas na hindi ko pa alam ang diskarte ni Nasas. Pera-pera din niya lang. Oh, sasabihin niyo naman niya na fake news ako. Always bear in your mind what happened 2017 to 2018. Federalism Forum in Spain, Federalism Forum in Paris. Lahat yan pinagkapirahan nila Dixie Jimenez, DDS Europe, Sasrogando Sasot. Laking pera niyan. Nako sir, si Bukeke. Sino si Bukeke? Ma? Ay, malapit ko na may suot yung bagong t-shirt. Lapit na. Mamaya-maya, bukas, yun ang isusot ko sa sa collaboration, yung hoodie. Yan ninyo bukas, ha. Tapos magpapamada ako. At dati damag ko nga, nagrugidan nga, nagiwarwaras. Lalo DJ, remote area, Pilpilienda, DJ, nakurapay nga pamilya. Babaha ang pera, 2025. Pero mas babaham pera sa 2028. Baka yung tinatanggap mong pera para iboto mo yung yan, galing din sa, baka pera mo din yun. Ingat kayo. Sabi ko sa inyo. Yan lang, may pagmamalaki ko sa inyo. May pagmamalaki ko sa lahat. Never akong tumanggap ng pera mula sa politiko. During election. During, kahit anong parte, never akong tumanggap ng pera sa politiko. Si Mukan, doon sila nagkapere. Pinagtanggol ko, sabi? Pinagtanggol ko ang Big Five na yan. Love ko yan sila. Nakita ko nga si TP dito sa UK from distance nga lang. Sana linapitan mo, pero huwag mo lalapitan yung pag kumagain. Tuturo ka niya magbabayad. Joke. Hindi, may kwento kasi sa Singapore. Noon nakabase pa si baka naman bagtita doon.
Anong gusto mo doon, Gengs? Anong gusto mo? Para matulungan ko lang yung paghihirap ko sa pangalipusta ni Elaine. Ah, ang galing nila, billion ako rakot, binaon na todo. Oh, billions? Trillions? Maniniwala ka na billions lang? We are talking about trillions here. Trillions. No way. Good afternoon. Yan, Brunic Borubeo. Kasalanan din kasi minsan ng mga yes. Huwag niyong sisisihin ang mga politiko sa paghihirap ng Pilipinas. Sisihin niyo sarili niyo. Okay lang sana kumita ng pera at magkapera. Baka makampi. Gusto nila sa pasta lang eh. Imagine mo ha, hindi mo na kailangan mag-aral. Politiko ka na lang, mangurap ka na lang. Hindi mo na kailangan ng experience. Magpasikat ka na lang. Yan na yung basihan. May pera ka lang, paniniwalaan ka ng tao. Yan na mahirap kasi sa mga kultura mga Pilipino. Pag mahirap ka, wala kang ambag. Wala kang bilang. Kahit nagsasalita ka ng totoo, pagdududahan ka pa. Pero pag may pera nagsalita, kahit gumawa yan, mangrape yan sa harap mo, kailangan mo siya pagtanggol. May pera. Oras na. Hoodie, gusto mo? Total, parang tanaw mo ko sa mga oras na to, naglalaba. Linggo ngayon, kilala kita, Don Kings. Hindi ka na pinapatulog ni Elaine sa hapon, makapaglaba ka lang. Alam mo, pag ano, send mo sa akin yung size mo, Brad. Hoodie. Nasa Pilipinas ka lang naman eh. Daling gawin niya ng paraan. Anong gusto mo? FEU? Dedekwa tayo. FEU? Ano? Lasal? Ateneo? Sabi mo lang. Kung gusto mo, pasama pa katawan nung nagsuot. Boss, kahit wala pera, naintak pa. Yun lang, may pagmamalaki. Hindi man lang ako, hindi man ako mayaman. Hindi rin naman ako hikaw. Tsaka kung sakaling maging hikaos naman ako, proud pa rin ako dahil at least di ako sinungaling na tao, no. Thank you, Admin Charlene, sa paglapag ng links. Love you, ate. Sabi ni Coco Melo. Uy, thank you, mamaya. Yung kay Ma'am Carclea, yan. Sabi mo lang sa akin, share, send mo lang sa akin yung, size mo. Bakit si BP pinagtatanggol si Kibuloy pero ang Pilipinas hindi kaya? Siyempre. Baka siya nang rape. Ano ba nasabi? Baka siya nang rape. Baka nabigyan ng pundo. Tinulungan sa pundo. Ganun. Baka siya ngayon nang rape. Kasama kahit yung taga Dakota Beatty. Nasa pack tayo dyan. Nasaan na yung jacket ko, Bagtit? Yung jacket? Yung jacket? Yung kagaya ng sayo, syempre. Ganun din. What's na nakita ko mamayang gabi, yung quality nun, i-approve ko na dun sa nagagawa. Para tuloy na. Pero kung hindi okay, hanap ako sa iba. Mahal nun. Pero okay lang sa akin. Kasi magandang quality nung yung makapal siya, pero kahit makapal yung tela, yung parang napapasukan ng hangin, presko pa rin. May nag-offer nga sa akin eh, bagong Yonex daw yung quality ng textile. Yonex textile, quality. Parang gusto ko. Nakita ko kasi mga Yonex dito, magaganda. Parang sport apparel. May nag-offer sa akin, binabaan pa presyo. Kaya lang, alam niyo naman ako, pag-usapan. Kung wala naman dapat ikasira, doon pa rin ako. Windbreaker ba tawag doon, Arvin? Hi, Ma'am Joanne. Ayun, once na makita ko, yung t-shirt naman, okay yun sa akin. Diba? Yung mga nabigyan ng t-shirt, yun pa rin ang quality nun. Nag-iba lang tayo ng design. Pero yung layout nun, atin yun. Katulad nung kay Sandro. Kay Sandro, red sa atin blue. Sa atin blue.
yung nauna, yung pinakaunang-unang MSA measure, yun yung kapattern natin si Sandro. Eh, ayoko naman, ay, sabi na baka gusto mong ipalitan, sir, para pare-pare kayo ni Kong, pero ibang kulay sa'yo. Blue naman. Okay. Kaya yung presyo na binabayaran ni Sandro, yun din ang binabayaran ko. Eh, si Sandro, politiko. Nakikita nun, wala. Ayun, eh, pag-i-titignan natin. Sige, Don Keng. Sige, mag-alala. Magandang sample ng kanta. Hindi na sample yun. Yun na yun. Ibahin lang yung music video, di ba? Ano kaya, no? Don Keng, kada taon tayo mag-iba ng mga kanta. Ay, ng music video. Ayun na. Para may updating tayo sa mga kasama, para pag may nadagdag na ka-loyal na naman, ilalagay na naman dun, sasama natin nandun sa music video. Kaya muti, kayatin ko si Wendy na mag-sponsor. Ano, tinawag ko lang na mag-sponsor, bumangon ka agad, oh. Dupit naman nito. Mama, maganda epekto sa'yo ng egg hunting mo, ano, kapag linis ka agad, ano. Sana tinuloy mo na rin sa labas. Para wala na akong trabaho, magluto ako, magluluto pa ako ng ano eh. Luluto pa ako ng pinapaitan eh. Iwa pa ako mamaya. Jollibee. O yun, na nakalimutan natin ipabili, mamo. Jollibee. O yung mga pupunta na galing na UK, pa Jollibee naman kayo. Ma'am Jean. Ma'am Jean, Jollibee ha. Yung peach mango pie. Chicken joy. Kahit huwag ni spaghetti. Sarap yung spaghetti ni Wendy. Lagi pababa, walang pataas. Gina Gubar. Hello, hello. Yan, kwento na lang. Good day sa iyo, Bagtit. Kahit naman malaki, pananagutan ng mga wala din naman yan. Oo, wala, wala. Hindi na yung mapapanagot. Malaman lang natin yung totoo. Sapat na yung mag-ibasehan natin para wag natin ibalik yung mga yan. Abangan nyo po ang hinahanda namin maging official music video ng MSMA soundtrack. Mama, hindi pa nakapagpasa. Sa aming pamilya, mamaya, siguro bukas namin ang pictorial. Kasama yung t-shirts na bago, tapos hoodie. Ha? Nako, Kuya Bagtit, bumirit kanina. Oo, nakita ko. Nandun ako, inis nga ako. Kahit pinatapos ko kaagad. Si Wendy, sabi niya, last two songs, ha? Pwede ba another two songs pa? Go naman, Boss Trunks. Last ko na to, pagbigyan mo na ako. Ganun ba siya? Last two songs, binilang ko. Last two songs mo, naging apat. Kaya mahirap pahawakin ng mic yan. Kahit yung mic ko nga, hindi ko pinapahawak. Hindi niya binibitawan, eh. Wow. Irahina Soles, hello, hello. Solis, hello, hello po. Eljoy Agta, hello. Coco Melo, nag-request ako si Ma'am Wendy kumanta. Baka bukas, tignan natin kung makapagkantahan tayo bukas. Kaya lang, nandiyan yung biyanan ko eh. Si Pagrabe, may jet lag yun. Alam mo naman yung biyanan ko, pag may jet lag yan, nananagayan. Oo. Again, congratulations sa Naiya. Pinagyayabang ng biyanan ko, naka-VIP daw siya. Wow. Mga boses niya, lalo yung Fly Me to the Moon. Ganda ng boses ni Ma'am Wendy. Minumute ko na kagabi, bro. Nagpupumili talaga ng tusong. Hindi, nakita ko. Boss Franklin, Franklin Tagapuan, shout out. Nandun ako. Kung hindi nga lang ano, ay, shout out kay Edjab, nakita ko. Ha? Ganyan, pag ano pa yung mga may talent kayo, labas. Kaya alam nyo ba kung bakit ano? Kaya kung bakit naglalakas ng loob itong mga balasubas na lumabas? Kasi yung may mga talento, di lumalabas. Lumabas kayo may mga talento para yung mga balasubas, manahimik na kung saan lungga sila napunta.
Gising na yan? Tawagin mo. Sasagot yan. Bebe boy? Bebe boy? Sabi ko nga, baka magalit si BT. Sabi niya, takot mo lang daw sa kanya. Trunks. Tatlong taon mo na naman niyang hindi magigis. Tatlong taon, Trunks. Pa-shoutout po sa mga taga-Sulsuna. Franklin Tagapuen. Sa Dinu at sa Sulsuna, boss. BT, sali ka na lang sa sing-along ni Trunks kasama si Wendy. Sabi nga ni Wendy kagabi, mag-duet. Yoko nga. Live ni Trunks, pupunta ako. Matapos na ako alipustahin. Tawagin matanda. Tapos pupunta ako. No way. Pasalamat na lang si Trunks, hindi pa ako nagpapapresuhan pag nagla-live siya. Sino? Tayo? May sabi? Ako. Channel ko tayo, ikaw gumagawa ng desisyon? Kalkalpas nagkaw-kaw. Termipudo. Oo nga, 47, 43, 44. Temperature ninyo sa Pilipinas? Wow! Ay na, para ka nang liluluto niyan. Alam mo yung feeling niya, yung nagluluto ka ng tanghaling tapat? Bawal senior sa kantahan ko, baka atekihin ng hika. Ako pa masisi. Kaya ba, adaan-daan ka sa pagkanta, ha? Danda ka sa pagkanta, Trunks, ha? Maganda itong si Trunks na pinapayuhan niya sarili niya. Oh, eh, ano ito? Oh, kaya, alam nyo kayo, hindi nyo ba napapansin? Ha? Para meron sa karatibo kasi, kung dire-direction siya, kantahan yon. Pero, pinapakanta niya yung iba. Doble din doy, doble kayo din doy. Buti hindi siya nag-aamon. Request pa kayo sa baba. Hindi siya nagaganon. Wait lang, yaka talaga, Trunks. Erlyn Davario, shoutout. Boss BT, kung kakanta ka, ano title ng song mo? May bago ako ngayon. Yung ano, sa ano, sa release ko. Kay Digong. Putang ina nyo. Putang ina nyo. Kaya ano bang kanta ko? Kanta ko sa MSMA, sa pagbablog, yung hand. Handog. And of course, kanta ko sa mga supporters, yung mga ano ko, kasangga ko, yung She Believes in Me. Yun. Tapos, kanta ko sa sarili ko, yung dami. Na actually, yung kanta ko kay Wendy na ayaw niya, yung Your Love. Ayaw na ayaw niya yun. Ano? Ba ikaw na pumipili ng kanta ko sa'yo, ha? pipili ka na ng kanta ko sa'yo, ha? Ano to? Sana, ganda niyan. Ganda niyan. Ba't di nyo ka binili ng ganyan? Naruto yan, eh. Buwan na Pasko sa lahat. Ano yan? Ano dito, pak? Stupid digs. Digong nyo, paglaban mo yan. Ganito, Naruto po ito. Mama, may tag pa? Hindi kasi bagay ang orange. Mas bagay ka sa akin. Dahil yung bumili sila, hindi kami sinama ng anak ko lalaki. Dalawa lang sila mag-ina. Gang, change your clothes. Let's go shopping. Na, hold up ako kahapon. Mga pala po. Ayan, Ni Wendy, tiyag kanta kas la professional. Ma'am, ka-loyal Lourdes, di mo pa ako napapakinggan kumunta. Sina Jim Brickman? Wala yan, mga. Sino yun? Love na lang talaga ni Wendy, na. Ha, binibigyan ng jacket. Di maganda to kasi pag winter, kasi ano siya,
Floppy. Eh, patapos na winter namin. Ngayong araw na, simula ng spring na. Nag-change ng oras. Official spring na ngayon, di ba? Change na oras. What? Bet Ariola? Thank you, Ma'am Bet. Nagkang salamat sa inyong tanan. Naa? Kaya yun, mamaya kay ano kay Ma'am Carclea and of course bukas. Actually may thumbnail na ako para bukas na fourth anniversary live stream. Aika shout out Japan. Ngayon, pakantayin mo ako. Alisin mo yung Bluetooth mo. Alisin mo yung Bluetooth mo, alisin ko yung buhay mo. Ayan, para sa mga Easter daw. Dali lang. O nga pala, no? Ayan. Para sa Easter Sunday. Sige. Ayoko yung War is a Child. Yan, pang ano ko na to ha, pang outro ko na to ha. Alay ko rin nakanta to kay Trunks. Okay, ito na, outro na, babay na. Maraming salamat sa mga nandito. Kapsel Bagkit, ingitin kita, may padating akong sweet and sour pusit. Oh shit. Meron din ako, ang gala mo. 2 kilo yung in-order ko po. Yan. Salamat sa mga nandito. Dines, shout out. Sa mga team replay, sana naman pakishare na din. Maraming salamat. Ayan. And God bless. Happy Easter Sunday. At saka yun. Manalig lang tayo ng manalig sa Panginoon. Huwag ka na manalig sa kapitbahay mo. Huwag lang sa Panginoon. Yan at mama, at least naman ako ganito ako, naniniwala ako sa Panginoon. Kaya mo nga ako minahal, di ba? Kasi God-fearing person ako. Spelling ng God-fearing. Next time. And of course, Eljoy Franklin, God bless. Ayan, ayan, ayan. Thank you sa inyo. Eljoy Agta, hello. Yan, and thank you to all mga kay Ma'am Malu, thank you so much. Lagi sa mga sponsors ng totoong pagtulong, gagawa na po ako mamayang gabi, baka sa 2 ko na may pa-play. No, masyadong ano lang mahaba yung gagawin ko ngayon na music video tuloy. Napasasalamat video. Sorry ka man, ataka. Ayun, pasasalamatan ko din yung mga nag-5-star ngayon. Ma'am Florence Campbell, thank you. Kay Kaloyal Senchang, maraming salamat sa magpapamember ng 23 months. Kay Liwayway Castillo na nagpamember ng 2 months. And of course, kay Ma'am Esper Caballo, thank you for that super sticker po dito. Yan, kaya ito para sa inyo to, Happy Easter. Minsan-minsan lang ako makakanta. Kasi hindi naman kagandaan yung boses ko. Pero ito para to sa inyo. En général, ils sont assez méfiants face au blanchiment. Ils sont sodines professionnels blanches. Check, mic 1, 2. Check. Check. And make me face the rising sun.
not be weak. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to lead inside your love. Lead me, Lord, all my life. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your own. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, my life, you are my life. You're the love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me my days, lead me all my life. Alam niyo ba may tripa yan? Itong kantan to, alam niyo ba yung nagawa nito sa buhay ko? Nung pabago ako, tanungin niyo kay Wendy, lagi kong kinakanta yan sa karaoke. Every time na nagigiyang ako, every time na tinutukso ako ng droga, yan ang kinakanta ko. Totoo yan. Meron pang isa, yung isa. Yung, yan, lift up your head. Yan. Ano? Magpapalipad ka. Wala kang credit card. Okay, thank you, ha. Ma'am Maricel, ano? Maritel T, shout out. Yan yung mga kinakanta ko na pag ano, pag yung demonyo ako, syempre mahina yung pang ano mo pa noon. Wala naman. Ano to, Independence Day? Ha? Yun yung mga kinakanta ko na ano, na para ma-boost up ba yung moral ba? Tsaka ano? Rayon. Every time na nalulungkot ako. Intelligent pour voir. Every time na ressentir. Ano, yun, kumakanta ako. Reagir. Sige, mamaya spare isa. Mamaya. Ito muna. Pili ka. Mag-request ka, mamaya spare. All that, but my friend.
walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out, open your heart, lift up your hands to God, and He'll show you the way. Come to me, all of you are tired of carrying heavy load. Oh, that your time will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give. When you feel the world is crumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising. Those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. Oh, that your time with you is easy, and my burden is light. Come to me, when I will give you rest. And He said, God, the burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired. Come to me, I will give you rest. Yo! Yan yung mga, ano, yan yung mga kanta na nakapagbigay sa akin ng complete change. Yung ano, yung parang na-inspire ka. Dati-dati, galit ako sa kanya. Yun talaga, dati, they were five na. Bakit ako binibigyan ng ganitong pagsubok? Ganyan ako eh. Mali pala yun. Alam mo, the more na hinahamak mo siya, hinahamon ka siya, the more na bibigyan kanyang ano, pagsubok. Di, totoo, honest. Pero nung matuto ko siyang yakapin, na, sige, bigyan mo pa ako. May tiwala ka sa akin, di ba? Bigyan mo pa ako ng problema. Re-resolvehin mo yan. Doon ko na-formulate yung ano, yung kasabihan ko na ang problema, pag binigyan ka ng Panginoon ng problema, may kaakibat yan na solusyon. All you have to do is find that solution. Kung bibigay ka sa problema ngayon, wala ka ng bukas. Diyan ko na-formulate yan. Diba? Dagang salamat kayo, magkit pinayak mo na naman ako. Bakit? Inaano ba kayo? Bait-bait kong tao. Ha? Wala na.
Yung mic ko. Dito ka na lang. Doon yung baso sa likod. Wala nga yung box dito, mamo. Kasi nilagay ko doon sa taas. Nandun. Babagtit, pakanta ulit yung bolt. Nagya ka. Ipan ako ng voltage 5 yun. Ha? Ba? Kaya yun. Wala, wala yung mic eh, pero kukunin niya. Di pwedeng ano. Ba? Yan yung mga kanta. Then, pag napagtumpay yung mga problema, be thankful to. Yes, I always do. So, di ba sabi ko, the moment na ano, ni-recognize ko na yung he is entrusting me those problem for me to solve. Ibig sabihin, may tiwala sa akin ng Panginoon. Oh, binibigyan niya pati problema ng kapitbahay, binibigyan niya sa akin. Nasosolve ko naman. Ha? Doon ako na. Kahit na hindi ako siguro nagsisimba. Alam niya yan, hindi ako nagsisimba ng aking Panginoon, ng ating Panginoon, pero alam niya, may tiwala ako sa kanya. Ay, sabi ko nga sa inyo, I'm ready to face my Lord, my Creator. Kung sa inakala niya na ready na ako, ready na yung mga anak ko. Alam ko na malalayo na sila sa tukso, malalayo, ma-complete na. Diba? Tsaka nandyan naman si Mandy. May headset ka. BT, when you embrace God and accept Jesus Christ, your perspective will change. Yes, totoo po yan. Dati-dati, maniniwala kayo, dahil siguro sa pagiging bangag ko, minumura ko, hinahamong ko, patayin mo na ako ngayon. Nagano'n ako. Mabigat ang buhay. Totoo. Mabigat ang buhay. Wala kang karapatan na hamunin ng Panginoon. Itong mic na to, kahit maliit to. O, bilisan mo, ano kakantayin natin? Wala pa. Ano title nun? Ano nga yan? Endless Love. Anniversary ba ito, Kuya Bagtit? Bukas? Ay, hindi mo din sa asa. Ay, mainit na nga. Ganyan na lang, mamo. Bukas na mag-couple-couple. Kutingting kasi ng kutingting si Wendy. Basi, it's there. Yan, okay na? Yan. Siyempre, especially kay Ma'am S. Bumati ka muna. Tita Esper Caballo, ayan. And of course, sa ating mga kaloyal, kay Ms. May. Ayan. And friends dyan, ayan. Happy Easter po sa lahat. And God bless us all. Ayan. Dito ay sa tabi ko, para nadidiri ka sa akin, ha? Eh, kagigising ko lang, eh. No, Ojo! Meron na. Yan na. Okay na. Kanina pa yun. Check audio. Ça a du style de soutenir l'emploi local. Chez Écoutez Voir, découvrez plus de 100 montures ainsi qu'une sélection de verres labellisés Origine France Garantie. Parce que quand on soutient l'emploi local, on le fait vraiment et jusqu'au bout. Écoutez Voir, optique et audition, mutualiste, dispositif médical. Ma'am, espère. Et sa lahat, of course. Et sa lahat. Type mo muna kasi ako. Hindi ko na alam kung makuha na dito. Masarawi. Along
There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. And I want to stay, oh my Lord, with you. No one else will do. In your eyes, they tell me how much. Mam Salki! Thank you! Two hearts that beat as one, a life that just begun. And forever I hold you close in my arms. Sana mabuhay yung mga patay niyong puso! Hindi na matutuloy yung anniversary natin bukas. Ay, pagbigyan mo na si ano. I work for a company. Si... In IT. Ano na tawag my ko? Yung nagre-request. Lahe! Oo. Ikaw ang kakanta nun. Oo, sige. Ako nang kakanta. Nakalalak na... Uy! Ang Liwayway Castillo. Sandali lang. Mamir na alt. Sino? Yung taga South Korea. Sinabi niya, ang ganda-ganda daw ng coach mo. Dalawa tayong kumakanta. Siya lang. Hindi. Hindi ganun yung ibig nilang sabihin. Siyempre, narinig ka na nila kanina. Kaya, ako naman, para hindi naman ako ma-ano, di ba? Hindi. Bukan nakakalalaki. Isa. Kung hindi natin. Hindi. Isang lahi. Mm-mm. By
Regine, ito? Oo. Oh, ito, ito, ayan. Ito. Si, anong nagsino? Kanina pa yung sinasabi. Ayan. Kahit tutulog pa yung post. Si, ano kanina? Sino na yung nagsabi? Ewan ko, take my jala. I take my, yes. Kung ang hiling mo'y di narinig, ang labang halaga ng buhay sa dikdik. Darating ba ang isang ngayon at mapabago ang panahon? O ang bawat pagdating ay laging tabulong? Sumusuporta sa advocacy ni Bagtit. Ayan. God bless you always and your family, mga kapatid. Para nakita ninyo na yung preview for tomorrow. Papayag ka rin naman pala eh. Kung ano-ano pa yung ano. Tomorrow, after 1 year. Thank you, Stephanie. Pwede nang panimpla ng kape, boses. Ay, speaking of coffee, pakitimpla ko ng coffee, dear. Ay, mamaya na, dear. Okay? Sige, okay. Na. Maglinis ka muna, dear. Bye, everyone! Ma'am Sarawi. Bebe Melon. And thank you sa lahat. Of course, doon sa mga nagpalipad kay Stephanie Ramos, thank you. And at Cosmo Defender. Maraming 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 salamat. Love that song, Lead Me, Lord. That is one of them. Ayan, thank you, Motion Science. Boses ni Kapsa 20, parang bagay din ng songs na Sixpence Nanda Richard. Sixpence, anim na bakod sa mga mayayaman. Ang sweet ni Ma'am Wendy. Naku, wag po yung palili na sa inyo nakikita.
Kaya po ako nag-jacket na makapal para may kubli ang makapasa sa akin likod. Sige, pasagit kayo, Paibet. Sige. Huwag kang bunot ng bunot dyan. Mamaya ka na bumunot. Yan, maraming salamat. God bless. And see you later sa collaboration with Ma'am Carclea. And bukas, of course, tayo. Hindi ko pa alam kung anong oras yun, pero may naka-schedule na. Pero baka kasi baka papasukin ako bigla. Eh, sayang din. Diba? Eh, sana walang mag-on call sa akin bukas. Yeah, maraming salamat. God bless! And bye-bye. Yun pala yung ano ko, outro ko, di ba? Kaya, bye-bye! Dala, hindi pa ako nakakapag-screenshot. Hindi pa ako nakakapag-screenshot ng mga pasang... yung kabisi-bisitahin nyo naman yung mga community ko. Kasi doon ako naglalapag ng mga ano, ng mga pa-thank you. Say hi. Hi. Hi fans ko naman. Welcome to my guys. Kahit na nasa kalsada kami kapag Pilipino, hi fans. Ayan, thank you. Babush! And gandang tignan na mag-asawa na nagdu-duet. Oh, love you guys. Proud tita. Ay, thank you, ma'am. Tita. Thank you. Wala po siyang choice. Ay, choice. Naka-lock na yan sa akin. Lock and load na yan. Yeah, thank you. Bye-bye. Love you, King daw. Love you too. Come on. Halika, bilis dito. Mama, chup-chup. Bye! Babush!